Hi guys, today i-review ko anti-wear test, quick na wear test, itong Wet n Wild na Photo Focus Concealer. Ang ganda ng foundation nito. So, na-intrigue ako na i-test, i-try itong concealer nila. And i-mention ko lang na meron na akong nakitang Wet n Wild na booth sa SM Makati. So, hindi ko sure kung available na siya all over SM sa Philippines, pero meron na to sa SM Makati. And yung iba pang products, of course, ng Wet n Wild. So, sabi dito, since photo focus siya, sabi dito, wala siyang flashback. Help eliminate white particle reflection. Na-test siya under 7 light conditions. Clear blue sunlit sky, outdoors in the afternoon, indoors in the afternoon, electronic flash, fluorescent light, bathroom light, and nightclub light. This is 8.5 ml. So, ang pinili ko na shade is light ivory. May pagka pinkish to or peachy. Ayan na, may pagka pinkish nga siya. Hindi ko na siya hahaluan nung hourglass na veil retouching fluid. Tsaka na, pagka lumabas sa wear test natin na okay lang siya. Kumbaga may igaganda pa. Parang ganon, pang boost lang yon. Pero yung eye cream ko guys, meron akong hinalong maracuja oil sa eye cream. So ayan siya, may pagka parang pinkish, peachy yung shade na nakuha ko. Manipis yung ano niya ha, yung consistency sabihin na natin, pero nakaka-color correct siya. Kaya ayan, brightened yung eye area ko. Na-hide naman niya yung under eye circles ko. Parang 4-5 hours lang yung tulog ko today. Tanghali na nga akong nagising kasi umaga na ako nakatulog. Hindi kasi ako makatulog. Para siyang skincare, so sobrang gaan niya sa eye area. Eto na yung concealer after matapos yung makeup. Maganda siya. Plakado. Pero pag ini-stretch mo, may makikita kang accumulation dun sa mga wrinkles, tsaka meron siyang mga micro na wrinkling. Pero kung hindi mo siya i-stretch, wala namang mag-i-stretch ng under eye area mo. So far, ngayon nakaka 30 minutes na siya sa under eye area ko, maganda siya. Ngayong naka 3 hours na itong concealer, may slight na sabihin na natin nganga na siya dun sa mga yung major na wrinkle ko, na line ko dito sa magkabilang mata. Mas prominent lang dito sa my right side, I guess. Mas malalim siguro yung wrinkles ko dito. Pero overall, smooth pa siya. Yun lang, humanga lang siya ng konti. Parang halos hindi na gumalaw yung ibang areas nung eye area ko. Pag ini-stretch mo siya, mas marami na yung accumulation. So, maganda tong concealer na to. Tatapusin ko na dito guys yung wear test, yung review kasi kailangan ko ng kunin si baby, ako na yung mag-aalaga. So hindi ko na kayo mababalikan. Ayan, na-blend ko na siya. Okay na siya ulit after ma-blend. So pag nag-blot kayo ng face, medyo daanan niyo lang ng konti ng sponge or kung meron man kayong brush, actually kahit kamay okay lang. Okay na siya ulit pagka na-blend. So, maganda tong concealer na to. Hindi siya super, super ganda. Pero maganda siya. Hindi siya, pwede siyang sumama sa okay na concealer sa akin. Siguro, kung ili-level ko nga lang, yung super ganda, medyo nasa bandang gitna siya. Siguro, ang gagawin ko dito sa concealer na to, kung gusto ko siyang gamitin everyday, nabanggit ko naman kanina na yung eye cream ko, nilagyan ko ng maracuja oil. So, nakatulong yon na ma-moisturize yung eye area ko. Pag gagamitin ko tong concealer na to, hahaluan ko nitong hourglass na veil retouching fluid. Ito siya, hahaluan ko siya. Until now, para siyang untraceable sa mata. Meron siyang parang daya na ang smooth ng eye area. Yun yung gusto ko sa kanya. Hindi siya mukhang concealer na concealer, hindi siya mukhang heavy, hindi siya mukhang thick, hindi rin siya mabigat sa feel. Parang ang sabi ko nga kanina, parang eye cream yung gamit mo, sobrang gaan ng feel niya sa eye area. So, ayun guys, gumango lang siya ng konti after 3 hours. So, I guess kung hindi mo siya i-blend, by 6th hour or 5th or 6th hour, mas nganga pa siya. Pero hindi siya yung sirang-sira. And yung mga nag-accumulate dun sa wrinkles and yung na-create niya ng mga micro wrinkles. Minsan kasi pag ini-stretch, makikita mo may halong parang oil sa loob. Wala siyang ganon. Yung products lang, yung powder, tsaka yung concealer lang. Baka nga yung powder lang yun eh. Pero sabihin na natin yung combination ng dalawa. So, okay siya guys. Hindi siya yung oily na type. So, uulitin ko, hindi siya pangit na pangit.
kasama siya sa maganda. Hindi naman siya magandang maganda, pero with the use of siguro nitong hourglass na veiler touching fluid plus with the help of maracuja oil na nakahalo dun sa eye cream, ayan, mas gaganda pa siya. So that's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!